Welcome to my channel. Ngayong araw ay magbabahagi ako sa inyo ng isang simpleng paraan upang tayo ay swertihin sa ating buhay. Sino ba naman taong hindi nagnanais na makaangat sa paghihirap o sa paglarahop ng buhay? Kaya ngayon, simple lang, mabilis lang ating gagawin. Ang kailangan lang natin ay isang mag-ready tayo na yellow paper. Ito, yellow paper. May nakasulat na yan. Sinulatan ko na siya ng kaunti. Yan. Ang gagawin lang natin sa yellow paper ay susulatan natin ng ating wish. Wish na gusto nating makamit sa ating buhay. Sino ba naman ang aayaw ng kasiganaan? Swerte, di ba? Kaya ang susulat natin dito ay mga wish na ating talagang ninanais at mininiti sa ating pamumuhay. Katulad ng makaahon na sa kahirapan, magkaroon ng maraming pera. Yun ang lagi nating wish, di ba? Maraming pera. Now, susulat lang natin yan dito. Yan. Susulat lang natin yan sa papel. Yellow, tandaan nyo, yellow paper. At kung maaari, pagka kuha natin na yellow paper, dapat mag-prepare din tayo ng pouch. Red na pouch. Yan. Pero ang mahalaga, yung turtle. Ito tayo. Yung turtle na kailangan natin ay yung turtle na bronze metal. Kailangan natin siya ay nasa sa metal na element para maging effective sa nakakabili noon sa ano sa mga pongsoy shop. Kaya lang medyo mahal. Kaya ngayon, umot siya ay isang element, yung metal element, yung metal pala na tortoise na 'yon ay ano, kunyari metal 'to ha, sample lang. Yung metal tortoise na 'yon, iyon ganito siya, na kulay bronze. Ngayon, yun ay naaangat itong takip. Yung back niya, natutoknap na ganun. Yun dapat ang ating gagamitin kasi yun ang dapat sa pungsoy na ating gagawain ngayon. Yan. So, kahit ngayon, wala tayong ganun metal na pagong. Ang ipoproduce na lang natin ngayon ay anything na gawa sa nature na figurine or anything na figure na gawa sa nature. Katulad nito, ito sa akin, ang na-produce ko ay itong shell. Yan. Turtle yan. Yan, di ba nature? Nabili ko yan sa Batangas nung kami nag-Batangas. Tingnan nyo kung ano year. Nadyadyan pa yan, may pecha pa yan eh. Tingnan natin maigi. Kita ba? 7. Teka, tingnan ko. Ito. Kita ba? Ay, hindi. Basta, itong pagong na ito ay 2017 pa. Hindi kasi makita sa picture. Hindi makita sa video. Itong pagong na to ay 2017 pa dito sa aking bahay. Ganyan na ako kabilib sa pagong. Katulad nung isa kong last time ko na binidyo tungkol doon sa pagong ko na buhay. Ayan, ito ay 2017 pa. Ngayon ay 2022 na. Nangangalaga 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Ibig sabihin, siya ngayon sa akin ay 5 years na. Kasi ito ay andito na doon sa ilalim ay 7, it's July. Ano month na ngayon? Ibig sabihin, itong pagong na to ay ano na sa akin, 5 years. Sabi, hello. Nakasalamin pa yan. Hi. Siya ay shell.
So ang gagamitin natin ay mga korting pagong na gawa sa na from nature. Maaaring ang inyong pagong ay gawa sa baon ng nyug. Yan, pwede yan dahil nature 'yon. 'Di ba? Nature, pwede rin sa kahoy. Yan, merong nag-uukit dito eh na ginagawang ano, korting pagong na gawa sa kahoy. So ngayon, tuloy na natin. Kung wala tayo ng bronze na pagong, ang ating ipinoproduce ngayon ay ang mga itong made of nature na pagong, replica ng pagong. So, hindi ba nakagawa na tayo ng papel? Nakasulat na yan. Sa bronze na turtle na nabibili sa feng shui shop, yun ay na-open ang back. Kaya, ang gagawin mo doon, ang iyong wish, kung ito'y pagong, yan, yun, malaki yun. Titiklipin mo yung iyong ano, yan. Titiklipin natin siya para lumiit. Kung yung turtle natin o tortoise natin ay yun nga ang nabibili na bronze or yung metal na turtle, iyon na angat ang likod. So, ayun gagawin natin, pag natiklop natin ng papel, at iyon medyo may kalakihan. Kaya alam ko, medyo maganda rin ang presyo nun. So, wala nga tayo nun. Ngayon, yan. Itong turtle, aangatin mo yung likod. Tapos, isisiksik, ipapasok mo siya dyan ngayon sa loob. Kung ito yung bronze, ha. So, ngayon, kung hindi ito yung bronze, at ito rin ay gawa naman sa nature, ang ating gagawin ay, kukuha na lang tayo ng red pouch. Yan. Red pouch. Ilalagay natin yung ating wish. At saka ngayon, ilalagay din natin si turtle. Yan. Siya naman ang papasok natin sa ating wish. Yan, di ba? Nag-wish tayo. Tsaka natin siya ngayon ilalagay dito sa ating red pouch. Yan. Sara na natin ang pouch natin. Yan. Yan. Ngayon, itong pouch na ito ngayon ay atin siya medyo atin siyang bubulungan. Sabi mo na ang gusto mo sabihin sa kanya. Sinasabi ko nga sa inyo, ang kahit anong bagay na ating gagawing pampaswerte, ito ay nagkakabisa kung ito ay ating paniniwalaan. So, ngayon, paniniwalaan natin siya. Ito namang pouch na ito ngayon ay atin lang bubulungan pa na magkatotoo, matupad ang ating wish. Ngayon, di nakaganito na siya. Saan natin ngayon siya ilalagay? Ang gagawin natin sa pouch na ito, hindi siya masyadong maselang. Hindi din, ang ano lang sa kanya, huwag siyang makita. Hindi. Ang komplikado lang sa kanya, yung bulat-latin ba ng ibang tao. Tignan ko ano yan. Yan. Kasi syempre, sikretong malupit ang naka-wish mo dyan. Kaya ikaw lang ang nakakaalam yan. Pero, kung ito man ay naisara mo na, sara natin. O, di ba, nakasara na yan. O, wala nang makikialam yan. O, kung may makialaman yan, medyo makikita mo muna bago niya syempre yan, anuhin, bago niya yan bulat-latin. O, sara natin mabuti pa. Yan. Tagong-tago na yung wish natin. Atin lang yan. Ito ngayon, pwede na nating ilagay sa mga iba-ibabaw lang. Hindi sa taas ng aparador, ha. Dito sa sample, sa ibabaw ng table ko. Ito, table ko. Pwede ko ito basta ilagay dito. Kahit siya makita ng mga tao sa paligid mo, kahit sino makakita niyan, huwag lang bubulat-latin. Kasi ang bisa na ito, kasi kailangan every time mo siya na makikita, every time siya makita, maaalala mo yung wish mo. Kaya po pwede mo siya ilagay sa salamin, sa ibabaw ng salamin mo, katulad ko. Pag may sarili ka kasing kwarto, syempre, naroon,
katulad ko, may sarili kong kwarto, kaya hindi to masyado pinakikialaman ng aking mga anak. Kung pumunta man sila dito, may kailangan sila, syempre, sabihin nila, magtatanong sila. So, yun ang kahalagahan ng isang may sariling kwarto. Ito, lalagay ko dito sa isang lugar sa aking kwarto. Yan, sa ibabaw lang itong table ko. Itong table pinagaganapan ngayon. Yan lang siya. So, every time na makikita ko siya, syempre, maaalala ko yung aking wish. Pag naaalala ko yung aking wish, aantayin mo ngayon. Aantayin mo na lang ngayon kung kailan ang katuparan nitong ating wish. Ang kagandahan niya, every time nga, makikita mo siya. May wish mo, makikita mo siya. Di syempre, maalala mo yung wish mo. Mag-wish ka na naman. Na sana matupad yung mga maganap ang wish mo dun. Pwede din ito sa, doon sa lamesa nyo sa sala. Kasi doon ka madalas kung umiikot-ikot, diba? Lagay mo din doon. Okay lang makita ng iba yan. Kahit sino makakita niyan. Ang mahalaga, ikaw ang mas madalas makakita para ikaw ay lagi nakapag-wish sa kanya. Ngayon, aantay mo na kung kailan matutupad ang iyong wish. Pero sinasabi ko sa iyo, sooner darating ang iyong mag-grant ang iyong wish. Dahil si Pagong na nasa loob nito ay very lucky. Napaka generous niya, tumulong, magbigay ng kayamanan, generous siya na mag-wish, mag-grant ng wish ng tao. Napakabait niya. Kaya nga, talagang ang dapat nating paniwalaan, una ang pananalig sa Panginoon, huwag niyo aalisin, sipag, tiyaga, at ang paniniwala sa lahat ng bagay na ating ginagawang pampaswerte para siya ay maging effective. Okay? Very easy, di ba? Patong mo kahit saan dyan na makikita mo. Huwag lang bubulat-latin ng iba. Okay? Nakapag-share naman ako ngayon sa inyo ng isang pampaswerte. Yan. Sana, please share, like, and subscribe to my channel. Marami pa akong pwedeng i-share. Simple lang. At proven and tested. Yan lang ang masasabi ko. Bye-bye! See you again next time! See you! Good luck!